Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time, kung kaninong energy lang yung makuha, kung sino lang ang makaka-resonate dito, guys. Wow, Queen of Pentacles. Komportable yung buhay mo, sagana, abundant, and your pet lover and a loyal friend, no, or a loyal lover din, kind-hearted person kasi merong dog eh, and responsible ka na klase ng tao, responsable sa lahat, no, pati sa pamilya mo. Hardworking ka din, grounded na klase ng tao, mautak ka, no, pagdating sa lahat, mautak ka. Kumbaga, yung isip mo ay abundant, yung isipan mo. Nag-iisip ng kung ano pa yung gagawin mo o itatayo mong business o kung ano pa yung pwede mong mapagkakitaan. Yung ganun, nakafocus ka sa pera eh, sa abundance. Ganun yung isip mo. More on money, abundance, yung focus mo, Taurus energy. Ay, no. It's Capricorn energy pala to. Capricorn energy to. Kasi Queen of Pentacles. Pero grounded din, earth sign. And mahilig ka sa color greens and mahilig ka sa flowers. Well, you love money, no? Kasi ano yan eh, Queen of Pentacles, you're ambitious and you love material things. Pero pinagsisikapan mo naman yan, pinaghirapan mo naman yan, sino ba naman ang ayaw ng material na bagay, di ba? Hindi masama yun, mga nga ng ganun. Lalo, kung pinaghirapan mo naman, you're a hardworking person and gumagawa ka ng way mo para kumita ng pera. Madiskarte ka sa buhay, madiskarte ka sa pagdating sa paghahanap buhay para kumita ka ng pera, ng kumita ng pera, yung ganon. Yeah, may pangarap ka, meron kang magusto pang ma-achieve. Parang may mountain, may mountain dito sa likod eh. So, may mga gusto pang ma-achieve na matayog pa, may mga gusto pang ma-reach, no? Kahit na may na-attain ka na, may pangarap ka pa, no? You're ambitious na klase ng tao. And abundant yung buhay mo. Or signifies abundance na with the color emerald here, or with the color green, or emerald color, or emerald na stone to eh, no? Emerald na stone. Possible maybe kasi color greens na stones, or else ay harmonious ka, or magaling ka sa trade, sa mga magaling ka sa communication, no? Klaro yung isip mo, you can solve complex things. You can solve problems immediately. Ganyan. Magaling ka sa speech, sa oratory, or yan, yung fluent ka magsalita. Yan yun. Or magaling ka magsalita. No? So, yan. Kasi mayroong emerald eh. So, yan. And the color green. So, you're creative. Yeah, creative ka. Pagdating sa kaperahan. No? Creative yung utak mo. Kung ano yung pagkakitaan mo pa. Kung ano yung pwede mong pagkakitaan. Discarte ka. Kung ano yung pwede mong i-put up na business. Kung ano yung trabaho na pwede mong pagkakitaan. Well, may pagka-entrepreneur ka dito eh. Creative yung isip mo. Yan. So, what we have here is Capricorn.
Ano yung mga blessings pagdating sa love life? Ano yung mga paparating sa'yo? Meron ka na bang love life? May karelasyon ka ba ngayon? Wala eh. Wala daw. Wala. Meron man, hindi ano eh, walang commitment or walang growth. Well, wala. Walang growth. Walang, there's no new beginning. Wala. 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 Walang relationship na nag-go. Wala. Pero may papasok pang person sa'yo? May mag-approach ba sa'yo? May kukontakt ba sa'yo? May mag-message ba sa'yo? May interesado? Actually, marami. Oh, separate naman yan eh. Okay, in love pa nga sa'yo guys. Merong in love sa'yo dito. Emotional siya. And, madami in love sa'yo. Malami in love sa'yo. And, nalulungkot, emotional, nalulungkot. Pero meron. Marami to, madaming nag-admire or maraming nagkakagusto sa'yo. Madaming gustong i-approach ka, usapin ka. Maraming opportunities in love. Madaming person to na ma-inlove sa'yo. Na maging emotional. Na mag-pursue sa'yo. Na manligaw sa'yo kung babae ka, kung lalaki ka ay. Madaming opportunities in love. No? Madaming pwede mong makarelasyon. Madaming kang pagpipilian. Seven of Cups. So, Cancer, Scorpio, Pisces, and Scorpio again. Leo. Sino tong person na na-inlove na sa'yo? Meron bang person na na-inlove sa'yo ngayon? May na-inlove ba sa'yo ngayon? Emotional siya, attached siya sa emotionally. Yeah, it's your ex. It's your ex. Well, it's, ano lang naman ito eh. Dalawang cards, so I'll take it. It's your ex. It's someone victorious. Meron. Merong in love. And decisive to. Prosigido. Courageous. Malabas yung tapang niya. No? Matapang siya. Gusto yung magtagumpay. So, alam niya may mga nagkakagusto sa'yo. Alam niya madaming gusto kang makuha or gustong i-date ka. Madaming gustong makarelasyon ka. Madaming nag-admire sa'yo. Madaming gusto kang makarelasyon at makatuluyan. Ang ganyan. This is someone who's courageous. Full of courage. Matapang. Hindi magpapatalo to. Pero it's your ex. Of course, sino ba bang yung ma-inlove sa'yo? Kundi yung nakarelasyon mo na. Or karelasyon mo. Pero wala ka daw karelasyon ngayon. Kung meron man, ay hindi nag-grow. Parang paurong. Instead na pasulong. Tama no? Pero wala eh. Walang sagot. Wala. Wala ka daw karelasyon ngayon. Kung meron man ay walang commitment. Actually, possible na wala ka talaga karelasyon ngayon. Merong in love sa'yo, emotional attached sa'yo, emotionally, ex mo. And gusto niya talaga nga magugi siya, decisive siya, prosigido siya magugi. Na magugi sa puso mo. Na siya yung
magtagumpay sa'yo. So, yan. Ang magtagumpay na makarelasyon kang muli. Kasi gusto niyang bumalik eh. In love na siya sa'yo eh. Yan. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Ano yung energy ng person mo na yan na in love sa'yo? Main energy. Ano ba yung main energy ng person mo? Oh, see? Malungkot. Malungkot siya. Malungkot. That person is sad. Very sad. Okay. And emotional. Hindi siya kontento sa kung ano yung meron siya ngayon, kung ano yung buhay niya. Kung meron yung karelasyon ngayon, hindi yan kontento. Ikaw yung hinahanap-hanap niya pa rin. Pero kung walang karelasyon, still, ikaw pa rin yung hinahanap-hanap niya. Ikaw yung kulang sa buhay niya. Ikaw yung pinapangarap niya makasama. Ikaw yung namimiss niya palagi. Ikaw yung gusto niya makapiling. Kaya nga siya nalulungkot kasi wala ka. Parang so sad and lonely. Itong person na to ngayon. Parang kawawa. No? Kawawa. Feelings ng person na yan sa'yo. Yan lang. Oh. Isama ko to. Palagi ka nitong iniisip. Isip siya ng isip sa'yo. Iniisip niya yung nangyaring ending sa inyong dalawa. Destroy yung relationship nyo. And nagiging emotional siya, no? Pero kinukontrol niya lang yung sarili niya. Kumbaga may control pa rin siya. Sa actions niya, the way siya mag-isip, so mature na siya mag-isip. Yeah. No, kaya niyang kontrolin eh, yung sarili niya, kahit na emotional na siya, kahit na in love siya, siya sa'yo, kahit na isip siya ng isip sa'yo. Kahit na ikaw yung laman ng isip nito palagi, at kahit na ikaw yung laman ng puso nito palagi, no? Na nangulila siya sa'yo, ay kontrolado niya pa rin yung actions niya. So, kaya niya pa rin kontrolin yung emotion niya. No? Na hindi siya mag-take ng action if he wants or if she wants. So, yan. Ano ba ang feelings mo sa person na yan? Feelings mo sa person na yan? Well, naka-recover ka na eh. Naka-recover ka na sa pang-iiwan niya or from being left out in the cold. Kung in-abandon ka niyan, naka-recover ka na. Hindi ka na nagsasuffer emotionally, mentally. Hindi ka na nadidepress. Hindi ka na nagsasuffer sa agony. Ano ba ang nais mangyari ng person na yan sa inyong dalawa? Ano yung gusto niya mangyari sa inyong dalawa? Win of Wands. Ang magtagumpay siya. So, goal niya. Ano ba yung goal niya? Ang maging partner kayo. Well, matitigma siya ng action. Gusto niya magtagumpay. Oh. Okay, I'll take it kasi halos magkasunod-sunod lang. Eh. Kasi nga, malungkot siya pag wala ka. Gusto niya nga bumuo ng family with you. Gusto niya maging spouse ka. Yeah, partner, oh. King of Wands and Queen of Wands. Gusto niya maging partner ka. Maging asawa, in short. Gusto niya magtagumpay.
sa gagawin niyang aksyon na mapangasawa ka. Nabubuo kayo ng pamilya. This person is coming kasi nga nalulungkot siya without you. Hindi masaya, hindi masigla yung buhay niya without you. Kaya gusto ka niya makasama habang buhay para maging happy na siya. So ano naman ang gusto mong mangyari sa inyo ng person mo na yan? Meron ba? Meron ka pa ba gusto mangyari sa inyong dalawa? Okay. Yes, meron. Ang mahalin ka ng totoo ng person mo na yan, ang maging loving kayo sa isa't isa, ang maging caring kayo sa isa't isa, ang maging empathetic, caring, affectionate yung person sa'yo, yung you will be in a relationship with that person full of love, full of affection. Gusto mo kasi yung mahal na mahal ka niya. Ayan. Yung makarelate ka din, makarelate din siya sa feelings mo. Yung maging sensitive din siya sa nararamdaman mo, feel niya din, parang ganyan. Kung gaano mo siya ka mahal or kung gaano mo siya minahal, ay ganun ka din niya kamahal or ganun ka din niya mamahalin. Yan, ganyan. Kung gaano ka ka-affectionate na tao, ganun. Ganun din yung gusto mo na nagawin niya or kumbaga ganun din yung feelings niya para sa iyo. So ganun yung gusto mo, yung talagang totoong nagmamahalan kayong dalawa na puno kayo ng pagmamahalan sa isa't isa, no? May consideration kayo sa isa't isa, naiintindihan niyo yung isa't isa, ganyan, naunawaan niyo yung isa't isa. So, maring kulang sa pang-unawa yung person mo or sa consideration at yung pagiging soft or pagiging loving or lambing. No? Kaya yun yung gusto mo, ang maging caring, loving kayo sa isa't isa. So, sa kaperahan, ano yung mga papasok sa buhay mo? So with that, anong papasok sa perahan? Ano yung papasok sa buhay mo? Magtatagumpay ka kung ano man yung sisimulan mo. Hindi ka na yung magdadanas pa ng short yung pera mo, yung sinushort ka, yung konti lang. O, oh, pentacles lang to eh. Pero in reverse, kumbaga yung hindi ka na yung nababudget ka pa. Ayan, marami ngayon ang nababudget, lalo na't mahal ang bilihin na yan, di ba? So yan, maliban na talaga sa masagana talaga yung income, di ba? Pag maraming source of income at masagana din, abundant, di ba? Yung buhay. Pero pag kung isa lang, at hindi naman ganun kalaki, ay talagang kailangan mong budget din talaga, di ba? So yan, kumbaga kung maiksi ang kumot, kailangan mamaluktot. Yung parang, kailangan matuto ka mamaluktot. Pero kung maluwag-luwag naman, ay hindi mo kailangan mag-budget. No? Hindi mo kailangan gipitin yung sarili mo. Of course, eh, gusto mo din kung gusto mo kumain ng kung ano-ano dyan, di ba? Maiksi lang ang buhay. Hindi pa abot na 70 yung edad ng tao minsan, di ba? Kasi pinakain din natin eh. Pero, yun nga eh, kaya importante din na ma-enjoy yung buhay. And then, bilhin din natin yung kung ano yung magpapasaya sa atin, kung ano yung gusto natin kainin, no? Kung may pambili naman, di ba? So, yan. Paano man itong sisimulan mo dito, magtatagumpay ko? Kung ano yung binabalak mo, kung ano yung iisipan mo, na you're excited here, magtatagumpay ka, and it will bring in abundance, success, victory sa'yo. Lalo ako sa career to. Hindi na maging budgetado yung kaperahan mo. So, ibig sabihin, yung umpisahan mo dito ay magdadala ng growth, success,
victory sa kapirahan mo. So, ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button and sige naman notified kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po, paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga naka-resonate sa reading ito.